may dalawang magkaibigan, si Ping at si Pong. Pareho silang masipag at matalino kaya naman sa edad na 22, nakakuha sila ng magandang trabaho. Pagdating ng sweldo, si Ping laging naghahanap ng mapag-iinvestan. Si Pong laging naghahanap ng gimmick. Si Ping nag-i-invest sa iba't ibang bagay. Si Pong namimili ng iba't ibang gadget. Ganito lagi ang gawain ng mag-best friend every month, paulit-ulit, walang mintis. Nakahanap ng magandang investment si Ping na nagbibigay ng 10% compound interest every year. Ginawa niyang ugali na magtabi ng 2,000 pesos a month para dito at umabot din ng 24,000 pesos ang ini-invest ni Ping every year. Niyaya niya si Pong na mag-invest na rin dito para sa retirement fund niya. Ang sagot naman ni Pong, saka na, kapag malaki na ang sweldo ko. 10 years later, sa edad na 32, na-realize ni Ping na gusto niyang maging full-time public school teacher. Agad siyang nag-resign at naging teacher. Hindi na siya nakapagdagdag sa investment niya at nakalimutan na niya ito. Nanatili sa trabaho si Pong hanggat sa na-promote siya ng na-promote. Sa edad na 40, naging vice president na si Pong ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Magmula noon, nagsimula ng mag-ipon at mag-invest si Pong. Dahil marami na siyang extra money, nakakapag-invest siya ng mas malaki. Every year, 48,000 ang ini-invest ni Pong, doble ng kay Ping dati. At kumikita rin siya ng 10% na compound interest dito. 10 years din nag-impok si Pong. Hanggang sa edad na 50, na-realize niya na gusto niya maging rockstar. Agad siyang nag-resign para maging musikero. Nagkaroon naman siya ng 3 album pero wala ni isa dito ang naging platinum. Hindi na rin siya nakapagdagdag sa investments niya mula noon. Lumipas ang ilang taon bago muling nagkitang magkaibigan. At age 60, nagkitang magkaibigan. Isang teacher at isang rockstar. Can you guess kung sino ang mas malaki ang naipon? Si Ping, maagang nag-invest pero maaga ring tumigil. Nakapag-invest siya ng 240,000 pesos over 10 years. Si Pong, late nag-invest. Nakapag-invest siya ng 480,000 pesos sa loob din ng 10 years. Sa 10% annual compound interest, more than 2 million pesos ang savings ni Pong. Pero sa totoo lang, mas malaki ang naipon ni Ping. Sa 10% annual compound interest, umabot sa 6 million pesos ang pera ni Ping. Halos triple ng naipon ni Pong. Because Ping invested earlier, his money had more time to grow. Kahit na maaga siyang huminto sa pag-invest, his retirement fund never stopped growing. Si Pong naman, even if he invested twice as much as Ping, his money did not earn as much kasi nga kaunti na lang ang panahon. Time is money. At kung mas maaga tayong mag-i-invest, mas malaki ang kikitain ng pera natin.